it's Audrey, and for today, we will be talking about the cfad essentials. Freshie edition, since freshie pa lang ako last school year, tapos magsi-second year na ako. So, I will impart to the incoming freshies yung mga knowledge na na-gather ko throughout my freshman year. So, let's get started. So, ang unang tanong lagi is, mahirap ba yung usted? And the answer is yes. Mahirap na yung usted. And on top of that, if you're gonna enroll sa fine arts na course, may additional kang 2 subtests na kukunin sa usted, which is yung space relations and yung drawing test. Na sinabi ko na actually sa CET tips ko na video. So, if you're interested, go watch that as well. So, ayun. And don't worry, hindi kailangan na super, like, amazing na kayo mag-drawing. Kasi, trust me, ako nung nag-usted ako, hindi rin ako magaling mag-drawing. Line of 7 lang yung grade ko sa drawing test. So, huwag kayo ma-intimidate, huwag kayo matatakot kumuha ng fine arts na course. Kasi, syempre, matututo pa naman kayo. So, huwag kayong matakot na, hala, baka hindi ako pumasa kasi hindi pa ako magaling mag-drawing, ganyan-ganyan. Kaya ka nga papasok sa fine arts na course para matuto ka ng fine arts. I mean, matuto ka mag-drawing and stuff like that. Like, you know, kaya huwag kayong ma-intimidate na huwag kumuha ng fine arts just because wala kayong alam sa fine arts. Kasi the world needs more artists, guys. So, huwag kayong matatakot, okay? Huwag kayong matatakot. And for the next thing naman is about, syempre, yung mga requirements or yung mga art supplies, materials na kailangan. Kung ano lang muna yung pinapabili ng prof nyo, like sa first meeting nyo, kasi sasabihin naman nyo yun, hindi pa siya magpapagawa ng plate. Or siguro magsasabi lang siya ng idea para may alam na kayo next meeting. Pero wala pa kayong gagawin usually kapag mga first days. Wala. Like first week, wala kayong gagawin. So, ipunin niyo yung pera niyo kasi kailangan niyo yan pambili ng materials. And ang usually naman na kailangan muna is mga graphite pencils, tapos ruler, mga basic measuring na instruments, tapos siguro, tapos erasers din, and needed eraser kailangan yun. Trust me, lalo na sa fig draw. Tapos, huwag muna siguro kayo bumili ng paint unless sinabi na ng prof nyo. Kasi, pero usually kasi hindi pa naman pinagko-colored na anything. Colored na, full color na plates yung mga freshies. I mean, at least kapag mga first sem, ganun. Kaya huwag nyo muna problemahin yun. Kung ano lang muna yung pinapabili ng prof nyo, yun muna. And usually, kasama ng mga pencils is mga sketchbook, which is kind of pricey. Mga nasa 350 yung pinakamahal, I think. Pero depende yun sa brand. So, ayun, depende naman sa inyo kung anong sketchbook ang comfortable kayo gamitin. So, ayun, just do your, like, research on that. Whichever you prefer and kung ano yung kasa sa budget nyo. Trust me, hindi nyo kailangan ng super mamahalin na sketchbook. Wag muna kayong bumili ng super mahal kahit yung basta yung student grade lang. Kahit yung Canson ganun, okay naman na yung Canson. And ayun. And hindi siya related sa art material yung sasabihin ko sunod. Pero magdala kayo ng jacket. Kasi malamig sa Beato, malamig yung mga classrooms niya. Masarap matulog pero I don't recommend it. And of course, walang-wala naman yung mga art materials nyo. Tsaka kung nakapasa kayo sa usted. Kung hindi niya sasamahan ng mga virtues and values ng isang Beato baby. And nasabi ko lang, before kayo like mag-enter into the fine arts world, sulitin nyo na yung tulog nyo, like nap all you want, sleep all you want.
di na kayo masyadong makakatulog. I mean, yes, it's unhealthy and it's not supposed to be that way, pero ewan ko, ganun talaga yung nangyayari. So, yeah, matulog na kayo habang summer vacation nyo pa. Kasi kukunti at kukunti na lang yung tulog nyo pag tapak nyo ng beato. So, ayun. And next thing you need is super duper 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 daming patience. Kasi sobrang frustrating kapag nagtatrabaho ka na sa plate tapos biglang nagkamali ka, may sumobra or may na-splatter na paint accidentally. Tapos syempre, if hindi mo na maayos yon, you have to do it all over again. So, ayan, kailangan mo ng patience. And for example, kapag kunyari may hindi ka nagigets sa lesson, or kunyari ako kasi hindi talaga magaling sa figure drawing, and it kind of pisses me off. I mean, it pisses me off, but I get frustrated kasi nakadalawang sem na ako ng figure drawing, but I'm still not confident when it comes to drawing people. And I guess may part din naman ako dun because I don't practice every day, which, and then patience, you have to practice every day in order to get better. Like, it's very cliche, but it's also very true. So, ayun, kailangan nyo mag-practice. You have to be patient with yourself rin kasi hindi naman all the time magagets mo agad yung tinuturo sa'yo, or hindi mo agad mag-drawing in this way, in a proportionate way, kasi nga kailangan ng matinding practice, 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 practice. So, you have to be patient with yourself. So, ayun. And with that, you also need to be able to take criticism and hindi mo siya dapat gawing personal attack towards you and your art style or whatever. Kasi nandyan yung mga props para i-guide tayong artists. Kasi, I mean, they know more than us at the time. And 1 eternity later. And for example, kasi si Tech namin. Si Tech namin, tas prof namin si Sir Calao. If you know, you know. Grabe. Sobrang intense ng mga classes niya, but I love him so much. Kasi, ewan ko, kahit sobrang ganun siya, na-enjoy ko yung klase niya always. Kahit lumalabas kami sa classroom ng dugudugan, sobrang wow, may natutunan ako. Parang ganun na feeling. And may pinagawa siyang exercise sa amin. Tapos, basta parang yung topic namin is to think about, parang humanap ng ibang angles ng different things. Parang ganun. Tapos parang yung ano namin is yung song na Respect by Aretha Franklin, na parang mag-isip kami ng parang situation or scenario or whatever na nakaano dun sa song. Nakaano? Basta yun, parang about dun sa song. And ang ginawa ko is nagpa-protest na people tungkol sa jeepney modernization. Ganon. And nung, ayun na, nakalatag na yung mga gawa namin. Sabi niya, maganda daw yung concept ko kasi unique. Pero hindi alam ni sir na sa akin yun kasi hindi niya pinapalagyan ng pangalan yung mga papers. Pero sabi niya, pero ang pangit ng drawing ko. Tapos, natawa na lang ako kasi shit, ang pangit nga. Pero, syempre, nakakano sa feeling na, wow, unique yung concept ko. Oh my God, galing yung kay Sir Calo, parang gano'n. So, ayun, kailangan niyo talagang matuto na hindi lahat ng sinasabing, like, bad, I guess, about your art is a personal attack. You need to be able to take that in and just, you know, transform that criticism into something that the profs are looking for. Kasi kailangan, hindi all the time
yung gusto natin gawin, yun yung magagawa natin sa plates. Kasi may certain standards and restrictions yung mga prof pagdating sa plate. And ano rin, actually, depende rin sa gusto nila. So, mag-a-adjust ka talaga sa gusto nila. And ayun, you just need to take criticism well. And ayun din, kalakip din nun. Dapat makapal din talaga yung mukha mo kasi hindi ka mabubuhay sa sifat ng hindi ka marunong magtanong sa prof mo kung tama ba yung ginagawa mo. Or magtanong-tanong ganyan, or magtanong sa klase mo na kunwari magaling siya sa ganitong aspect ng art, like kung magtatanong ka ng tips, you have to ask them. Kasi if you just stand by and just look at their art, hindi ka matututo ka, pero hindi mo maiintindihan siguro ng maigi yung process kung paano siya gawin ng tama yung certain thing. So yeah, dapat makapal talaga yung mukha mo kasi ma-wash out ka kapag hindi ka competitive sa CFAD. And the next one is dapat kaya mong ma-pressure, like time pressure, kasi yung deadline sunod-sunod yan, ibibigay nila ng advance pero hindi mo mamalayan, malapit na pala yung deadline, tapos wala ka pang masisimulan. So, kailangan mo talagang maging calm and collected, and dapat ma-handle mo lahat ng deadlines mo. Time management lang yun sa totoo lang. Kaya huwag kayong magkakram, huwag kayong magkakram. Take it from me. Yung same day gumagawa ng prelims na plate kasi nakatulog. Huwag na kayong tumulog sa akin. Pero ayun. And the last thing actually here on my list is yun nga, dapat flexible ka. Kasi nga iba-iba yung gusto ng mga profs and they might not, I mean not like, pero hindi yung style mo minsan yung hinahanap nila. Like kapag feed draw, you can't draw manga style people kasi nga realistic yung approach ng feed draw. And kailangan mo muna matuto ng foundations ng, you know, realistic proportions and stuff like that before you like do stylized portraits, stylized drawings ng people and stuff like that. So ayun lang naman. I just wanted to keep this video short and sweet kasi baka makakaurat kapag sobrang wordy and talkative ko. Pero ayun, if you have any more questions, just leave them down below. And I will see you in the next video. See you next year, Beato babies!